The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur. Ito po yung ating pinopromote na pagbati or greeting. Sana sa ating Sunday Mass goers, matutunan nyo rin ito dahil ito yung ancient Christian greeting para ipahayag ang pangalan ni Jesus. Can we do that again, children? Praise be Jesus Christ. Now and forever. Yan ang sagot. Ang pangalan ni Jesus, ang pangalang makapangyarihan sa lahat. To our online parishioners who are with us this morning, we are also praying for your intentions. And if you have been following us the past few days, we started a list. We call it 40 Stations of Lent. Ang alam lang natin na stasyon ay ang 14 na stasyon ng krus. Yan, kagaya nitong nakikita natin sa simbahan, during this time of the Lenten season or Holy Week, we will go to different churches. Sa March 16, gagawin po natin yan. Magkakaroon po tayo ng parish pilgrimage and Stations of the Cross in the different churches that we will visit. Sinara na natin yung ating registration kasi halos maglilibang 15 bus na tayo at masyadong marami na tayo. No? So, hindi na muna tayo tatanggap na. But, during the season of Lent, we would like also to introduce this list of 40 stations, meaning 40 stops, 40 tigil sa panahon ng Kwaresma. And we are now in our list on the 12th station, pang-12 tigil, pang-12 stasyon ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Kaya ganito ang boses ko kasi kahapon po ako'y nasa Kalibo, nagbibigay ng recollection, no, sa mga taga-Kalibo who are with us also following us online. Yan, binabati ko po kayo. Magkasama kami buong maghapon, kahapon, after here in Maria Goretti. So, 12, ika-12 stasyon. And we are given the setting of the mountain. Two mountains, in fact. The mountain of ultimate sacrifice. The 12th station, mountain of sacrifice. Kung nakikinig po kayo kay sister kanina, hopefully mga bata, nakikinig kayo, ang setting ng unang pagbasa in the book of Genesis ay ang Mount Moriah. If you have been to the Holy Land, Mount Moriah is currently Jerusalem. Mount Moriah is the site
where Solomon built the temple. Kung pupunta po kayo ngayon sa Holy Land, ito po yung Al-Aqsa Mosque dahil nakuha na ng mga Muslim. Ito po yung napakalaking dome sa Jerusalem. And they call this Mount Moriah, where Abraham was asked by the Lord, tested by the Lord, to offer his son Isaac as a sacrifice. So yun ang unang bundok, the Mountain of Moriah, which became the site of the temple. In the Gospel, another mountain is given, Mount Tabor, the Mountain of Transfiguration. Ito naman po ay from the north in Galilee. If you go to the south to Jerusalem, this is the high mountain in between the journey. Ito po yung pit stop papuntang Jerusalem. This is a very high mountain. Again, if you have been to the Holy Land, ito po'y aakyatin ng isang van, paakyat, mataas na bundok. Dalawang bundok, Mount Moriah and Mount Tabor. Two things happened there. First, inialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac sa unang pagbasa, pero hindi natuloy. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Abraham, napatunayan ko na kaya mong gawin ang lahat, kaya mong ialay ang lahat para sa pagsunod sa akin. Without sparing your son Isaac, you are ready to sacrifice him for me. Of course, I would not do that. Kaya kumuha sila ng isang hayop na yun ang inialay ni Abraham. That's also what St. Paul mentioned in our second reading in his letter to the Romans. He who did not spare his own son, but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Binabanggit din sa pangalawang pagbasa yung pag-aalay na ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan. And in Mount Tabor, nung sila'y umakyat, nagpakita si Moises at Elijah, nagpanibagong anyo si Jesus, at mula sa langit, isang tinig ang kanilang narinig. This is my beloved Son, listen to Him. It's as if the Father from heaven was telling humanity, this is my offering to you, my beloved Son. Sabi ng mga dalubhasa sa Biblia, Mount Tabor and Mount Moriah is the foreshadowing of Calvary. Calvary is also another mountain. Not actually a mountain, but a hill outside Jerusalem. So what Abraham did in Mount Moriah, sacrificing Isaac, what the Heavenly Father did in Mount Tabor, offering His Son for all, this is my beloved Son. This is a foreshadowing and prefiguration of what Jesus will do in Calvary and what God will offer to humanity. Kung yung sakripisyo ni Abraham kay Isaac hindi natuloy, sa Calvary, ang pag-aalay ng Diyos ng kanyang anak ay natuloy. The mountain of sacrifice. At yung tanong sa atin ngayong linggong ito ay, kaya mo ba yun? How far will you go for love? To what extent will you go in order to show your love? Kasi ang Diyos, pinatunayan niya sa atin, He will go as far as this. He will not spare His Son. He will give His Son for our sake. That's how selfless He is. That's how loving He is. And how ready He is to sacrifice. Ang pag-ibig po nangangailangan ng sakripisyo. Love and sacrifice, they go together.
Walang pag-ibig na makasarili. Walang pag-ibig nang iniisip lang ay ang sariling kapakanan. Pag ang pag-ibig ay magiging totoo, lagi kang mag-aalay, lagi kang maghahandog, lagi mong iisipin ng iba, lagi kang magsasakripisyo. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, how far have you gone to show your love? Namatay ka na ba sa sarili mong kagustuhan para lamang mapaglingkuran ang iyong mga mahal sa buhay? I was saying this mass one time in a city jail sa Makati po. Minsan, nagmisa ako sa city jail at nakausap ko yung isang inmate after the mass, and he was telling me, "Father, magtatatlong taon na po ako dito sa city jail." Sabi ko sa kanya, "Kumusta ka naman?" Sabi niya, "Ito po, malungkot, pero kailangan tanggapin." Tapos nagkwento na siya. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na magkwento, pero ang sabi niya, "Alam niyo po, Father, dapat hindi ako nasa kulungan eh. OFW po ako, pero ako yung nakakulong kasi inako ko po yung kasalanan ng asawa ko." Sabi ko, "Bakit? Ano nangyari?" Naging marites na tuloy ako. "Ano nangyari?" "Eh, yung asawa ko po kasi, Father, nalugi kami sa negosyo. Pumasok kami sa isang negosyo. Nagkalugi-lugi kami. Nagkautang-utang. Ayun. Na-estafa, tumalbog ang mga cheque, at yan. At kailangan may managot. Eh, ayoko po na ang asawa ko ang mananagot kasi bata pa mga anak namin. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, ako na lang. Total pangalan ko din naman din yan. Kahit yung asawa niya ang nagkamali sa mga transaksyon, pero dahil pangalan niya rin ang naandun sa mga dokumento, sabi niya, ako na. Kahit wala siyang ginawa doon, kasi nasa ibang bansa siya. So pagbalik niya, kailangan niyang magsakripisyo. Siya ang umako ng kasalanan ng asawa niya. At siya ang nakulong. And I was looking at him, not as a criminal. I was looking at him as the most loving person I have ever known. He's ready to sacrifice for his family. How far will you go for love? What sacrifice would you like to endure in order to show that you care? Yun po yung nangyari sa ating mga pagbasa ngayon. Gagawin ng Diyos ang lahat para siyang si Abraham na iaalay ang anak kung itong hinihingi ng pagkakataon, at siyang isang ama na handang ihandog ang kanyang anak. "This is my beloved son. Listen to him. I'm offering him to you." At pagbaba po ng bundok ng Tabor, again, geographically, Mount Tabor is the high mountain between Galilee in the north and Jerusalem in the south. And when Jesus came down from the high mountain with his disciples, their eyes were set on Jerusalem. And Jerusalem is a high mountain also, and nearby is a small hill called Calvary. The eyes of Jesus were set on Calvary because he knew that this is where he will offer himself for humanity's sake. Hanggang saan? Hanggang saan ikaw aabot para masabi mo, "Gagawin ko ito dahil mahal kita"? This is God's answer, the cross. This is how far I will go to prove my love to you. So we ask ourselves, how far will you go for love? What sacrifice are you willing to face and endure in order to show that you love and that you care? Pakitingnan nga ang katabi natin. How far will you go for love? God
did it already. And the question is given to us, how far will you go? Praised be Jesus Christ. Now and forever. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayong umaga. Thank you for being with us this morning. To our online parishioners, thank you also for praying with us. We would like to invite you, baka meron po kayong mga kilala o kamag-anak na hindi pa nabibinyagan, na na-adult na, you may want you can bring them to the sisters, no? Our sisters, we will prepare them for baptism. So the Salesian sisters would like to invite you to an adult baptism, no? That we will do on Easter Vigil, March 30. Baka marami pong hindi pa nabibinyagan sa inyo pong household, pwede po ninyong dalhin dito at binyagan natin sila sa Easter Vigil, lalo na yung mga adults, no, na hindi pa nabibinyagan. At kasama na rin din po yung kumpil, no? Makukumpilan na rin po sila if there is an adult baptism. So, for those who are interested, please contact Sel Matias na dyan po sa ating 0991-402-1191 or our parish office 8536-1820. So, yun po. Para ngayong Easter Vigil ay mabinyagan at makumpilan na yung inyong mga kasama sa bahay na hindi pa nabibinyagan. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.